guys! Good morning! So ngayon ay June 9, 2020 at ngayon ay Tuesday. So one week na tayo nagtatrabaho sa bahay. So sabi daw nung huli ako, nung nag-vlog ako, diba, sabi ano lang daw, one week. And then kanina umaga guys, papasok ako sana kaso nabasa ko ulit sa news na in-extend na naman nila ang movement restriction. So yun, kaya hindi na naman ako nakapasok. Nag-take na ako ng approval pero sa Abu Dhabi Police, nireject nila yung aking approval. So, hindi na naman ako nakapasok. So, ngayon guys, ang ginagawa ko ay, ayan ang aming microwave. Yung microwave namin guys ay nasira yung pinaka-lock ng door. Ito, hindi na siya gumagana guys, ayan. Dahil, ayan yung spring. Ay, baka mawala yung spring. Dahil, ayan, naputol. Ito, naputol yung pinagkakabitan niya doon sa may, dito, sa may ano namin, yun. Dito guys, nasan yun? Ayan. Dito sa may pinaka, ayan, naputol dito. Kasi dito, kinagabit yung door. So, tinanggal ko siya kasi napanood ko sa YouTube. Alam mo naman ang YouTube. Maraming nagagawa at maraming natutulong sa atin. Napanood ko siya kung paano ang gagawin kapag yung door nung inyong microwave ay hindi gumagana. So, ginawa ko yun. Tinanggal ko siya dito. Guys, ito yung pinaka... Ayan, ito yung Kenwood yung tatak ng aming microwave. So, ito yung pinaka-door. Tapos, ito ay nandito. Tapos, nandito sa side na to yung ano, yung clip na nagko-close tong door ng microwave natin. So, tinanggal ko siya at pinanood ko sa YouTube kung paano. At, yun ang gagawin natin today. Nilinis ko na rin yung aming microwave. Kung makikita nyo ngayon, malinis yan. So, matagal na sa akin yung microwave yan, guys. Nung dalaga pa ako, ayan, nung dalaga pa ako, akin na yan. So, nung nag-asawa ako, until now, nagana pa rin siya. Yun nga lang ang problema nun, ay nasira yung lock. Na puwersa siguro ni Papa nung ano. Siya kasi huling gumamit niyan, kaya sabi ko sa kanya, ikaw may kasalanan. Tsaka, kasi guys, ako kasi mas mabuting ting ako kaysa kay Papa. So ako, talagang nagre-research ako kung anong mga gagawin, mas maano ako, mas matagal lang mga pasensya ko sa mga ganyan, talagang pinag-aaralan ko. So ngayon guys, ang gagawin natin ay kakabit natin yung, kakabit natin tong door, ito, yung lock, tsaka itong spring, para ito ay, kasi guys, pakita ko, ay! Baka mawala yung spring natin. Pakita ko sa inyo guys, na kapag wala yung spring, kung anong nangyayari. So, ito siya. Dito kinakabit itong spring natin. Nakabinyan yan. Ganyan siya guys. Nakikita nyo? Ganun siya. Imbis na mag-steady siya ng ganyan, tas para pag sinira nyo siya, ay maglalak yung door. Ito guys, hindi. Gumiganyan siya. Kaya hindi maisara dito sa ano natin, sa microwave. So, dahil yung spring nga ay nasira. So, dito ilalagay yung ayan. Check, ilalagay yung spring. Tapos yung nandito sa may ilalim niya. Yung pinakita ko sa inyo kanina, no? Ito. Ayan. Dito siya. Dito nakalagay yan sa ilalim. Dito. So, tali ha. Tatanggalin na lang natin kasi kulay itim, hindi mo makikita. Ayan guys ha. Makikita nyo, dito siya sa may ilalim nakalagay. Itong naputol na to. Ayan. Ayan. Dito siya sa may ayan, ilalim nakalagay. So, yun yung nagbabind or nag-mahawak dun sa spring. So, ngayon, chinek ko siya.
ang gagawin ko ngayon, dahil dito rin naman yun, ipapasok ko yung spring na lang dito sa may loob. So, ganun din naman siguro yung magiging okay nun. Ganun din na magiging result nun. So, ipapasok ko yung spring dito, then, yun, ibabalik na natin ulit yung door doon sa ating microwave. So, guys, ayan, ito yung para sa pag-lock ng door. So, ikakabit ko na siya dito sa may baba. Tapos, dito sa may, ano, ayan. Diyan. Kabit na natin. Nasaan ang spring? Yun. Baka mawala yung spring, lagot tayo. So, ayan. Ito. Tapos, ipapasok ko to dito. Para maano siya. Tanggalin muna natin. Ang hirap maging ano ha, maging electrician na tayo, guys. So, pag ganyan, papasok. Ayan, guys. Ganyan ang ginawa ko. Ipinasok ko to dito sa loob. Para medyo maka, ayan o, pinasok ko siya sa may loob. Ayan. Para makapal na yung kakapitan niya. Kailangan natin ng screwdriver dahil ito ay mahigpit. Ayan. Ay. So, ayan na guys. Nakakabit na ang ating, nakikita nyo ba? Ayan, nakakabit na ang ating spring. So, kung makikita nyo, ayan, mahigpit na siya. So, ikakabit na natin yung door dito, dito sa ating sa loob. So, guys, ang first natin na ilalagay ay itong bakan na to na mag-hold dito sa may side na to, sa may lock na to. So, ilalagay na natin. Baka tayo mag-come. Kasi, guys, meron niyang ano eh, ito oh. Yan. Meron siyang parang suksukan doon sa may butas. Ito. So, ilalagay na natin siya. So, ayan guys. Nakakabit na siya, diba? Tapos, tignan natin. Isasara natin to. Ayun guys. Nagsara na siya. Tapos, buksan natin. Ayan. Kasi, nakagrip na yung ating dito sa may lagayan. Nakalagay na siya yung spring dyan. Kaya pag sinara na siya, ayun na, sabi na. So, gagawin natin ay ilalagay na natin ito. Ayan, ilalagay na natin to. So, pag nilagay mo nyo yan, guys, kailangan meron itong lock. Meron mga lock dyan. Ayan, ito. May mga lock dyan. Kung makikita nyo dito sa may taas. So, yun. Kailangan ay malock natin siya. So, guys, madali lang itong ikabit. Basta pag narinig nyo na yung click, yun na. So, 1, 2, 3. Yun. So, nakakabit na siya, guys. Gawa na ang ating door ng ating microwave. So, titingnan natin kung gagana pa rin siya talaga, guys, kapag sinaksak na natin. Pero, ikakabit ko muna yung nakalagay dito, yung cover. Tsaka yung tatlong tornillo natin. So, guys, ang next ay ilalagay na natin itong cover dito sa may sign na to. So, kung ito talaga ang maganda sa door ng at microwave, ay wala talaga siyang tornillo. So, ito, ikakabit na natin to dito. So, yan guys.
Okay na ang ating door ng ating microwave. So, itatry ko siya ngayon. Mag-iinit ako ng pagkain. So, ayan guys. Mag-iinit tayo ng kanin at sinaksak ko na rin itong micro. So, titingnan ko kung gagana ba siya. Baka meron akong nagalaw na something donut. Hindi na siya gumana. So, iinit na natin to. I-zoom ko lang guys. Nakita nyo ba? Gumana na ang washing. Gumana na ang microwave namin. Ayan. Iniisip pa naman namin na bumili kami ng microwave. Kasi nga, hindi siya gumana to. Buti na lang guys, ang malaking tulong talaga yung YouTube. Kaya ayan, gumana na siya. At yung spring dito, naisasara na namin yung door. So, kakain lang ako guys. At kita-kits tayo.